At alam nyo, kung sa bagay, tama rin yung sinasabi ni Reza. Hindi kami ang kalaban nyo. Ha? Kalaban natin ngayon, lalo-lalo na ngayon, inchik ang kalaban natin. Ang kalaban natin ngayon, yung susunod na eleksyon ay ilalagay na ng China. Kontrolado na nila. Kung sa bagay atin na mo, ha, yung mga produkto ng inchik, nagtataka ako sa mga Pilipino eh. Pagdating sa pera, bulag na eh. O, kita mo, ano nangyayari ngayon sa media? Hinaharas na ang media. Talaga namang baluktot eh. Meron din baluktot eh. Tingnan ninyo. Yung mga TV lang kanina na nanood ako, alam nyo commercial nila? Huawei? Anak ka ng po. Mga kaibigan, no? Oh, ah? Ang ano mo, ang commercial mo, Huawei? Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Oh, mga kaibigan. Eh, samantalang sa ibang bansa, sa Canada, binan na yan eh. Sa Amerika, ban na yan eh. Huawei eh. Pagkatapos tayo rito na nilalapastangan ang ating bansa, ha? Nilulupig tayo ng mga inchik, sinasakop ang ating mga teritoryo, at nandito na sila, nagagawa na nila lahat ng gusto nila, tinatangkilik pa rin ninyo kapalit ng pera? Eh hindi ba ikinuwento ko na sa inyo minsan na nung panahong nandoon ako sa isang himpilan, babanggitin ko na, DWBC. Merong kumausap sa amin na Chinese na commentator. Pero ano siya, Filipino-Chinese. Ang pangalan pala nung Quintin, Quintin Go. Oh, mga kaibigan. Pinakilala sa akin ni Kauding Bartolome, ni Yumaong Kauding Bartolome. Magkasama kami sa istasyon, DWBC. Pinakain kami, pinakapi kami, nagkwentuhan kami. Sabi, kayo anya, pinakikinggan dalawa, kayong dalawa doon sa Binondo. Sabi ko, paano maintindihan kami nun eh? Mga Chinese. Hindi, sabi niya. Sinasabi ko sa radyo eh. Inchik yung ano niya, naririnig ko siya, nasa ibang istasyon siya eh. Pinakinig niya sa amin eh. Ngayon, gusto niya raw mapabilang, mapahanay sa amin ni Kauding Bartolome doon sa istasyon. Kaya gusto niya doon bumili ng programa. E di, pagkatapos nung kumain kami, nagpunta na kami sa istasyon. Ang sabi ni Kauding Bartolome sa akin, ikaw na niyang magsama sa kanya doon kay Mrs. Kasi mabait sa akin yung mimiari nun, yung mag-asawa, tsaka yung anak. Ang babait, parang hindi ibaturing sa akin, parang anak din. Kaya parang magulang ko rin yun. Sina Mrs. Hodrial, tsaka si Benir Bueno, Hodrial. Eh, sabi ko, oh, Anya, ano bang kailangan, Percy? Eto po eh, may kasama ako. Eh, ano bang kailangan niya? Bibili daw siya ng oras. Eh, tinanong ni Macy, sabi, ano ba yung programa niyo? Sabi, Chinese o. At sabi ni Mrs. Kagad, bende, nako, ayaw namin na inchik dito. Isipin mo yun, oh. Ganun manindigan. Anong pera? Magbabayad eh. Black timer eh. Mga kaibigan eh. Wala pang ano, walang sali-salita. Ha? Sinabi na, tinanong lang ang programa, ano ba yung programa nyo? Inchik. Ah, hindi. Ayaw namin ang inchik dito. Parang sinabing ayaw ko yung pera mo kahit na, ha?
mga kaibigan. Eh, ngayon hindi. Ngayon, ang lulupit ng mga Pilipinong landowner, mga kuha, nagpapaupa. Kapag ka uupa in check, ha? Palalayasin yung nakatirang Pilipino. Kasi hindi na makakabayad yun dahil tataasan niya na upa eh. Mataas ang offer. Sipin ninyo yan. Bakit nangyayari yan? Kasi ang mga edukasyon natin ngayon, kaya na ipagmamalaki ko kahit ganito lamang tayo, yung mga kaidara natin, yung mga kapanahunan natin, kasabay natin, eh, hindi kami katulad ng mga henerasyon ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba ng henerasyon namin sa mga sumunod pang henerasyon, lalo ngayon. Nawala na ang pagmamahal sa bayan, nawala na yung pinatay na ang simulain ng mga bayani na kung wala sila, wala tayong kalayaan. Di ba? Nagtamasa tayo ng kalayaan dahil kina Jose Rizal, Bonifacio, sino pa? Luna, di ba? General Luna. Mga lahat ng mga lumaban sa gera. Mga kaibigan, para sa ating kalayaan. Isipin mo, di ba, dapat eh, hindi man tayo kasing talino ni Rizal, ay dapat nabubuhay sa ating mga damdamin, nananalaytay sa ating mga dugo, ang kahit man lamang konti patak ng dugo na ibinuwis nila Dr. Jose Rizal, nila Aguinaldo at ng marami pa nating bayani. O ni Bonifacio, ha? At marami pang bayani para sa tinamasa nating kalayaan. Bakit? Kasi po, ang mga nasa edukasyon natin ngayon, pinapatay pati lingwahe natin, ayaw na nilang ituro sa mga nagsisipag-aral ngayon at sa mga bagong henerasyon ngayon. Ayaw na nilang magmahal sa bayan itong mga kabataan ngayon. Kaya ayan, pikit mata o dilat man ang mata ay tinatanggap. Mga kaibigan, ang paglupig sa atin ng harap-harapan, konting-konti na lang. Mga kaibigan, konting-konting panahon na lang. Magigising tayong lahat. Eh, inchik na. Para na tayong Hong Kong na pinatatakbo ng China. Mabuti pa ang mga taga-Hong Kong. Ayaw nilang pumayag. Mabuti pa ang kapwa nila inchik sa Taiwan. Ayaw pasakop sa kanila. Eh, tayo inchik ba tayo? Ha? Hindi ba tayo nang galing kay La Rizal? Hindi ba ta? Naku po, mga kaibigan. Wala nang halaga ang mga pinaglaban ng mga bayani natin. Hindi na itinuturo sa paaralan. Kaya merong grade 1. Isang klase ng grade 1. Tinanong ng teacher bagong pasukan. Sino, class? Sino nakakakilala kay Jose Rizal? Walang sumagot. Pero may isa naglakas ng loob, nasa likuran. Nagtaas ng kamay. O ikaw, kilala mo ba si Jose Rizal? Eh ma'am, baka ho lumipat na ng ibang seksyon. Anakanan po. Mga kaibigan, pati Tagalog, Pilipino, bawal nang ituro. Inalis na. Pero in check, pwede raw ituro.
Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Doropot, mga kaibigan. At saka ngayon eh, wala na. Yung mga ibinabala ng mga makabayang manunulat na dati tinuturo sa eskwela. No limitangere el pulibisterismo. Yung original ah. Hindi yung distorted na salin. Oh, yung Florante at Laura, tinuturo pa ba yan sa inyo? Ha? Yung aklat ni Francisco Baltasar, tinuturo pa ba ngayon yan? Hindi na. Kasi nga po, ay dinidiscourage na ng mga namumuno sa gobyerno na ang mga tao ay magkaroon ng mataniman ng pagmamahal sa sariling bansa. Kaya wala na tayong makikita ngayon ng mga kukonti na lang ang mga nagmamahal sa ating bayan. Hindi namang lahat eh. Meron pa rin pero konti na lang, mga kaibigan. Ha? Kaya ang nangyayari, tingnan ninyo, itong mga commentator, yan kamukha ni Kawal Di Carbonel. Iilan na lang kami nasa radyo eh. Yung iba kasi, kariretire lang pala na balitaan ko. Pero masakit sa kalooban nila na wala kang gagawin. Hindi ka makapagsalita. Umibili ng oras sa radyo para lamang makagawa ng maliit na ambag upang makapagpahayag ng kanyang pagmamahal sa ating sariling bayan. Sabi ko nga, hindi mo maaawat ang isang tao, ha? Na tumindig, lalo na marami nang ipinuhunan sa mahabang panahon na pagtataya sa kahit ilang administrasyong nagdaan. Eh hindi po tumigil kapag ka ang bansa natin ay nasa panganib. Katulad ngayon. Sipin mo, sariling pera. Pinambabayad. Pag kinakapos na, hindi na alam kung paano pa niya maiaambag ang kanyang konting pagmamahal sa bayan para ito ay ibahagi sa ating mga Pilipino. Eh di ba? Kaya ngayon makikita mo ang nauupo puro falsipikado. Ang daming falsipikado sa gobyerno. Kung tutuusin mo, 99% ng nasa gobyerno puro falsipikado. Mawalang galang na po. Ilang daang milyon tayo? Kung 100 million tayo, mahigit eh. 99% yun. Kukunti na. Paubos na yung species ng mga matitino. At wala nang umuusbong na matino dahil wala na yung pagmamahal sa bayan. Hindi na sila katulad ng dati, nung panahon namin, kahit public school lang kami, kilala namin si Jose Rizal. Kilala namin si Andres Bonifacio. Di ba? May social studies, mga kaibigan, na subject. Kaya, ang mga kaedad natin, kahit papano, ay nataniman yan ng pagmamahal sa bayan. At kung papaano, mamuhay ng wasto sa lipunan. Di ba? Pagkatapos, ang mga sumasalang para tumakbo sa gobyerno na mga politiko, ikumpara mo nga yan
sa mga komentarista sa radyong kamukha ni Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ano na iambag niyan? Si Waldy Carbonell, matagal po yan. Nag-hunger strike yan. Nanindigan yan labang kay dating Presidente Marcos. Nung panahon na yon, hindi ako kumbinsido sa kanilang ipinaglalaban, pero ginagalang namin ang paniwala ng isa't isa. Kahit pare-pareho kaming nasa radyo, kahit magkaiba kami ng paniwala, dahil importante yon, mga kaibigan, sa lipunan na may nagsasalita nang hindi kumpormi sa gobyerno. Importante yun para ang bansa natin ay manatiling malaya. Gaya ng kung ano ang ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Di ba wala na si Flor, yung si Francisco Baltazar, di ba? May libro, yung Florante at Laura. Oh, sinulat niya yung tula na sa loob at labas ng bayang kong sawi. Yan ang inahanap ko ngayon. Sabi ko nga eh, kultura natin yan eh. Nung araw, ang mga batikos eh, nasa pamamagitan ng mga tula eh. Ha? Ng mga panulat. Malalalim. Kamukha nila Rizal, di ba? Oh. Wala na ngayon yung mga balagtasan. Meron tayo niyan. Isang mahalaga yan sa kultura natin na pinapatay na. Wala na eh. Mga kaibigan eh. Nangyayari ngayon ito, mga kaibigan, sa ating bansa, kung sino yung mga buhong, yun ang nasa pamahalaan. Kung sino yung mabuti, yun ang sinisiraan. Dito naman po mga kaibigan, sa issue ng ABS-CBN franchise. Ito, matagal na natin posisyon sa simula pa lang patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang sinasabi natin, lahat ng ginagamit nilang issue, eh walang kaugnayan sa paglabag sa mga sa batas ng prangkisa. Diba? Una, ang meron lamang kaugnayan doon, isang issue. Yung iba, wala eh. Halimbawa, yung PDR. Eh ano yun eh, corporation issue yun eh. Meaning, walang kinalaman yung prangkisa sa corporation issue. Ang may kinalaman yung corporation issue, para idulog mo yun, sa Securities and Exchange Commission. Ang Securities and Exchange Commission naman, niliwanag na nila, tumistigo pa sila. Sila pa nga nagsasabi, wala sa amin ng karapatan para sabihin, ano eh, may mali sila. Eh sila nagpapatakbo ng o nag-a-administer sa mga corporation, di ba? Supervise o na agency ng gobyerno. Pagkatapos, pagdating dun sa tax evasion, wala namang kaso, sabi ng BIR. Pero makulit ang mga mambubutas. Kaya pala, mambubutas ang tawag dyan, naghahanap ng butas. Di ba? Nang ibubutas. Eh, yung nakikita nilang butas, eh, malayo. Kasi kung lahat ng butas ang hahanapin mo, eh, pati pag-ihi niya, halimbawa, umihi si Lopez sa karsada, eh, di ba bawal sa batas yun? Ibig mo sabihin, gagamitin mo yun sa kaso ng prangkisa?
Ha? May kaugnayan ba sa prangkisa yun? Ba wala. O ngayon, yung sinasabi nila na issue, patay na rin eh. Ha? De doon arrival ka agad yung issue na si Lopez daw ay US citizen, mga kaibigan. Ha? Ano sabi natin? Eh may batas eh. Ang batas natin, pag ang nanay mo, ang tatay mo, pareho, pinanganak, nung ipanganak ka eh, Filipino citizen, abay Filipino ka. Kahit siyang lupalop ka pa ng mundo, ipinanganak, Filipino ka. Ha? Yun ang basihan ng pagiging citizenship mo eh. Yung ang tatay mo, nanay mo, pareho Filipino, di Filipino ka nga. Diba? Oh, hindi pwedeng nanay mo, tatay mo, incheck, tapos pupunta ka rito, Filipino ka ba? Hindi ka Filipino. Oh, maging yung mga nandiyan sa ano, maulang galang na, yung mga Filipino-Chinese, hindi naman yan yung sinasabi nating dumayo rito na mga nagwawalang yari rito, mga illegal, puro pogo, mga ganyan. Ha? Droga, kidnapping, lahat eh. Oh. Economic sabotage, di nagbabayad ng buwis eh. Mga kaibigan, di ba? Eh, i-invoke lang yan. Ba't kami magbabayad ng buwis eh? Illegal tong ginagawa namin. Meron bang illegal na nabubuwisan? Yan pa isasagot sa inyo yan eh. Di ba? Eh, illegal nga eh. Ba't nyo bubuwisan? Luko-luko pala kayo. Di ba? Saan kayo nagbase ng ibubuwis nyo sa amin? Sige nga. Ang binubuwisan yung legal. Dapat yan pinapalayas. Eh dito, basta may pera, lahat eh. Tatanggapin eh. Kahit labag sa batas eh. Oh. Eh saan mo babase yung ano niyan? Yung pagbabayad ng buwis niyan eh, illegal yan. Pag yan nabubuwisan, buwisan mo na rin yung Karakrus. Yung tatlo't wala. Diba? Yung sakla. Buwisan mo yan. Oh. Mga kaibigan, ngayon, ano sabi natin? Yun nga, pag Pilipino, tatay mo, nanay mo, yun ang batas eh. Oh, matagal nang sinasabi sa akin ng mga abogado yan eh. Sinabi ko lang dahil dito sa kaso ni Lopez. Ngayon, si Enrile, medyo nag-iba ng tono mula doon sa una niya. Babasahin ko sa inyo, ito si Jay, si dating senator, Senate President Juan Ponce Enrile. Meron siyang Facebook. Ako ay nagpapalo ron, kaya nabasa ko ito. At gusto kong basahin sa inyo. Siguro after niyang sinabi to, gusto siya ngayong ipatawag ng mga sipsip sa Kongreso. At ang tatanungin naman, mga kaibigan, eh yung tungkol daw sa ano, kung paanong naibalik sa mga Lopez yung ABS-CBN. O Beno, ano ba ang sinasabi ni Enrile, ni dating Senator Enrile sa issue ng citizenship? Malabo nga yung citizenship, wala yun. Ha? Wala silang ano ron. Wala silang pwedeng hindi nila magagamit na dahilan yun sa para hindi po mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kasi kung wala kang issue, dapat bigyan mo, di ba? Eh sapagkat nakakomply sila sa requirements para sila mabigyan ng prangkisa. At dati na sila may prangkisa. Eh di ba, ginigit nga ni nung isang tulonges man na ang buhay niya ng prangkisa, 50 years lang eh. Eh 50 years pala eh. Kung totoo yung sinasabi niya eh, bakit yung ibang istasyon na 50 years na rin eh, nakapag-renew after 50 years. At isa siya sa pumirma para magawaran ang prangkisa ulit.
Oh, kita ninyo. Mga loko eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, ito ang sinasabi. O di, ako simple-simple lang eh. Ito, niliwanag ni Enril eh. Ha? Eh, alam nyo naman si minsan to si Senator Enril eh. Parang ano rin ito eh. Parang people power din yung utak nito eh. Kung saan marami, doon siya ano. Pag malinaw na yung issue, kakampi na siya ron. Ha? Sabi niya, Gabby Lopez and his citizenship. Yun ang pamagat. The citizenship of Gabby Lopez alone is a weak ground to deny ABS-CBN Corporation a grant of a new franchise or to deny the extension of the old franchise of ABS-CBN. Sa Tagalog, kahit hindi naman mahirap unawain, eh pipilitin nating maisalin ang pagkamamamayan ni Gabby Lopez lamang ay mahinang basihan para ipagkait sa ABS-CBN na mabigyan ng bagong prangkisa o kaya ay ipagkait ang extension ng kanilang dating prangkisa. Ha? I understand. Naunawaan ko, sabi niya, that Gabby Lopez was born in the United States with parents who were both citizens of the Philippines. Naunawaan ko niya na si Gabby Lopez ay isinilang sa Estados Unidos at ang kanyang mga magulang ay parehong mamamayan ng Pilipinas. Under that factual situation, sa ilalim niya ng katotohanan iyan, ng ganyang sitwasyon, Gabby Lopez at birth, si Gabby Lopez sa pagkakasilang ay natamo ang status of being a natural born citizen. Big sabihin, automatic, di ba? Of the United States by virtue of the principle of jus soli. Na ang ibig sabihin ay law of the soil or place of birth, which is generally followed to determine the citizenship of the United States. Kasi ang batas, pinanganak ka sa Amerika, kinikilala ng Amerika na ikaw ay citizen nila. Also at birth, ganun din, ha? Nang siya'y ipinanganak, Gabby Lopez simultaneously acquired, sabay anyang natamo ni Gabby Lopez the status of being a natural-born citizen of the Philippines. Sabay niyang natamo yung status bilang natural-born citizen ng Pilipinas by virtue of the principle of jus sanguinis. Na ang ibig sabihin, law of nationality or ethnicity or blood, which is generally followed to determine Philippine citizenship. Gabby Lopez and all Filipinos similarly situated like him was never required under our constitution to elect and choose which of his two citizenship he would retain or follow. Ha? Si Gabby Lopez niya at ang sino mang at lahat ng katulad niya, nasa katulad niyang sitwasyon, ay hindi
required. Ha? Hindi kinakailangan. Sa ilalim ng saligang batas na pumili. Ha? Kung alin sa kanyang dalawang citizenship. Ha? Ang kanyang pipiliin na maging. Di ba? O sundin. Both citizenship, sabi o, attached to him at birth without him making any choice or act. Dahil yun, pareho niyang citizenship, eh nakaano na sa kanya, nakakapit na sa kanya yun. Simula nang siya isilang. Nang hindi siya pumipili, ha? O walang nagsabi sa kanyang pumili ka. Di ba yung ginagamit ko nga minsan na halimbawa na madalas ko ring marinig kay Kauding Bartolome nung nabubuhay. Kung halimbawa lang na ang isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina ay matatanong, mai-interview natin at para tanungin sa kanya, kung paglabas mo dyan sa tiyan ng nanay mo, kung sila'y mula bago pa lang isilang ay makapamimili na ng pagkamamamayan nila, ng nationality nila. Kung pwede lang yon, ha? Madalas sabihin ni Kauding Bartolome, wala sigurong pipiliin na siya ay maging Pilipino kapag ka ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Pagka ganito ang kalagayan ng mga Pilipino. Oh. Ay ngayon, tutuloy ko to. From the viewpoint of US law, he is a natural born American. At the same time, from the viewpoint of Philippine law, he is a natural born Filipino. Pareho niyang citizen yun. Pareho niyang pwede yun. Kasi hindi naman niya hinanap yung kusa yun eh. Di ba? Under the law, kusa na yun eh. Automatic eh. Mga kaibigan eh. At this dual citizenship is, in fact, recognized by our Congress under the dual citizenship law passed by it. And so under those circumstances, I personally believe that Gabby Lopez is qualified to own and manage a mass media broadcast business in our country. Ang kinaiinis natin, si Gabby Lopez gustong palitawing hindi pwede. Kahit pwede, di ba? Pero itong mga incheck, pwedeng magmay-ari dito sa atin. Katunayan, gumagawa na sila ng batas. Ito'y pataksil pa nga eh. Itong paggawa ng batas, nalabag sa konstitusyon. Ano yan? Yung batas na 100% foreign ownership na nakapasa na sa second reading. Sandali na lang, pwede nang magicin kamukha nung anti-horror bill, mga kaibigan, na hindi pa napapasa, eh ano na, marami ng biktima, nang bibiktima na. Ginagawang retroactive. Ito, mas masahol pa, wala pang ano. Di ba yung ano, retroactive yung ano, ginawa nung judge, in-apply nung judge na cyber libel. Wala pa yun eh. Oh. Oh, ito, sabi, tuloy ko, sandali na lang naman ito eh, itong kay Enrile. Pwede siya magmayari, sabi. Ha? Under a provision of our constitutions which says, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines. Oh,
Legal eh. Tapos, nag-comment siya sa sarili niyang post, si Senator Enrile. Sabi niya, my purpose is not to side with anybody. Kasi baka mapagbintanganan siya, di ba? Sabi niya, ang layunin ko eh, hindi para pumanig kung kanino man. My purpose is to clarify. Ang layunin niya eh, para liwanagin a factual situation under our constitution. Kung ano yung talagang sinasabi ng konstitusyon, nasasaad. My personal bias, like likes and dislikes, friendship or enmity, personal interest or otherwise, do not play any role in my legal studies. Hindi raw niya isinangkot dyan yung ano man yung personal niya, ha? O yung hindi niya, ayaw niya yung tao, ha? Katulad natin, yun naman talaga ginagawa natin eh. Kasi hindi ako nagbabase sa partido. Yung partido, partido, party-party lang yan, sa partihan lang yan. Nagbabase ako sa tao, sa track record ng tao. Oh, pag masama, huwag mo iboto. Pag maganda, piliin mo. Kaya nga sinasabi natin eh, dapat wala nang Marcos, wala nang Aquino. Huwag tayong umikot sa issue na yun dahil nadidistract tayo, nalilibang tayo, hindi natin alam, sinasakop na tayo ng mga dayuhan. Hindi ko kailangan niya, mga basher. Aanin ko yan, ba't ko papansinin niya mga hinayupak na yan? Ha? Eh, mas mahalaga itong issue eh. Pananakop ito eh. Kaya nila ginagawa yan para madistract tayo. Para hindi natin mapag-usapan at mahihatid ang ating pananaw, ha, sa mamamayan, sa iba mapunta. Di ba? Sa walang kakwenta-kwenta mapunta. Ano ba mas importante sa inyo? Ha? Di ba? Ang kapakanan ng bansa natin, dapat. Oh. Dapat meron kayong konting Bonifacio sa katawan, may konting Jose Rizal ka. Di ba? Hindi dapat mawala sa mga Pilipino yan. Katulad ng ginagawa ng gobyerno, pati ng edukasyon, di ba, ng DepEd. Puro traitor sa bayan ang marami sa nasa gobyerno ngayon. Oh, sabi ni Enrile, wala yan sa akin. Yan eh, binasi ko sa aking pag-aaral. Ha? Sa legal na pag-aaral. I approach the issue without any bias or prejudice to render what I believe to be the correct legal position in a given actual situation. Nag-comment nga ako dyan eh. Nagtanong ako sa kanya eh. Ah? Oh, eh, dapat supalpalin niya yung Kongreso. Gamitin niyang basihan yung ipinapasang batas dyan, yung niluluto na 100%. Lumabas naman sa pahayagan yan eh. May number yung bill niyan eh. Oh, ba't di niya banggitin yun? Eh bakit niyo kung talagang ayaw niyo ng American, kung talagang bawal sa konstitusyon yan, eh mas bawal yung ginagawa niyo eh. Alin? Gumagawa kayo ng batas na labag sa konstitusyon. Sa konstitusyon, bawal magmay-ari ang mga dayuhan. Ha? Nang mga anumang negosyo na may kaugnayan sa media, communications, at saka mga public utilities. Sipin mo, papasakamay mo yung public utilities katulad ng tubig, tsaka Meralco. E di lalo na, Pilipino na nga eh, winawalang hiya tayo eh. At matagal ko na rin sinasabi, ni walang nagsasalita sa pag-aabuso ng mga Meralco, ng Maynilad. O, eto ha. Hanggang ngayon, ewan ko kung ano naging pasya sa ECQ, o ano, ihigpitan, ululuwagan. Huwag nyo na luwagan. Sikipan nyo na. Ituloy nyo na hanggang 2022 para magkaalaman na.
Eh, total, wala namang gagawin yung mga Pilipino eh. Di ba? Di sa bahay na lang. Di ba? Marunong naman magtiis yung mga yan eh. Oh, mas gusto ko nga yun eh. Yung magutom na, at least sabay-sabay tayo magutom. Di ba? Wala lang. Wag lang tayo maunahan ng ano, ng the big one na sinasabi. Oh, eh lahat naman ng sinabi natin nagkatotoo. No, isang araw lang ah, merong isa na wala, nawaglit ko yung balita sa ibang bansa na nagsasabi ang dapat paghandaan ngayon ng buong mundo yung food security. Eh di ba tagal ko nang tinatalakay niyan? Sabi ko nga sa inyo, baliwala sa akin yung kung sino yung presidente dati, inaangahan ko yung mga magagandang ginawa nila. Yun naman talaga ang dapat mo lang kunin eh. Di ba? Oo. Eh wala eh. Itinuloy dito, importasyon ng bigas. Alam nyo ba na hindi tayo makapag-import ngayon ng bigas sa Thailand? Sa Vietnam? Wala na mag-i-export sa atin. Ano mangyayari sa atin? Hindi tinulungan ng mga magsasaka eh. Bakit? Mas madaling pagkakitaan yung importation eh. Well, hindi na sila mapapagod mag-isip ng programa para tularan yung masagana 99 na naging successful. Kaya nila sinasabing hindi successful yon, hindi sila kumita ron. Oh, mga kaibigan, saan sila kikita? Sa importation. Importation eh, lagayan lang yan eh. Sipin mo, per tonelada niya, magkano ibayad sa inya? Bigyan ka ng 1,000, eh ilang milyong tonelada yan? Yung importation. Sipin mo, sa 1 tonelada, metric ton, ha? 1 metric ton, meron ka halimbawa na lang, maliit to ha, estimate lang ha, 1,000, maliit yan, $1,000. Eh kung 1,000,000 yung metric ton sa 1 taon, ha? Magkano yun? Oh. Ang laking pera nun. Dollar yun. Kaya ayaw nilang tulungan ng magsasaka. Ano mapapala namin sa magsasaka? Diba? Mahirapan pa ang ano dyan eh. Gobyerno dyan kasi gagamitin mo yung proseso eh. Maraming mapapagod eh. Oh, eto, nakaupo lang ako. Ang laki ng kickback ko riyan. Ang laki ng kotong ko dyan. Diba? Pwede ko pang padagdagan yan. Kaya niligal yung importation ng bigas, di ba? Lagayan, kinakartel ng malalapit sa kusina. Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo itong mga politiko, ikukumparan nyo kaming mga nasa radyo, mas marami naman kaming puhunan kaysa sa mga yan. Hindi nga lang namin hilig ang tumakbo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh kami, at least may puuna. Eh yung mga nagsipagkandidato na yan, ano yan? Ano na ipaglingkod niya sa bayan? May naiambag ba yan bago sila naging mga kandidato? Nag-artista ka, halimbawa si Erap ka. Bida sa pelikula, kontra bida sa politika, di ba? Pag nakupo, masahol pa sa ano, masahol pa sa kwan eh, kay Hitler eh. Kasi yung hindi nagawang kawalang yan ni Hitler, nagagawa dito sa Pilipinas, baka kala ninyo. Si Hitler ba lumipol ng mamamayan niya? Ang nilipol ni Hitler, puro dayuhang mamamayan. Di ba? Hindi siya lumipol ng, kaya niya nga nililipol yung ibang mamamayan, gusto niya magkaroon ng dugong aliman lahat, di ba? Oh, mga kaibigan, nilipol niya yung mga, lalo na yung mga Hudyo. Oh. Pero kung tutuusin mo ngayon, eh ang nililipol ngayon, mga Pilipino. At mga dayuhan ang silang nagaharing uri dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Tayo po ay magbabasa-basa muna ng mga reaksyon. Meron ba tayong reaksyon? At babati-bati muna po tayo ho, sa mga sumusubaybay sa atin. Tayo po simula ngayong araw ay mapapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes po dito sa Liberty Radio. Ha? Ngayon, birthday pala. Babatiin ko itong mga may birthday. Ha? Batiin natin, nasa Japan po ito si Roy Japan Tour. Ha? Pinabati po natin si Roy Japan Tour. Yung malimit nating sinasabi na pag may mga pupunta sa Japan, pwedeng siya po ang kontakin kung kayo po'y mamamasyal sa Japan. Osaka o kaya sa Tokyo. Yan po ang kanyang business dyan. No? Birthday ho ngayon ni Roy eh. At binabati ko rin ho si Ginoong Benjamin de la Peña. Oh, Ginoong Benjamin de la Peña. 84 years old po si Mr. Benjamin de la Peña, si tatay ha, si tatay Benjamin de la Peña ng Paco, Manila. Ang nagbalita sa atin na birthday niya si Irene de la Peña na ano ho, ha, kanyang anak. Oh, nabati po natin si Roy Japan Tour at si Benjamin, Ginoong Benjamin, si Tatay Benjamin de la Peña, 84 years old, ng Paco, Manila. At dahil birthday po nila ngayon, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Sabi ng Malacanang, di ba? Aba, hindi ho. Nung ibaba yung hatol kay Maria Ressa, naghugas ka agad eh. Sabi ni Roque, ba walang kinalam ni, ano, ni Ike Lusada? Hari Roque. Wala anyong kinalaman ng palasyo dyan. Diyan sa ano, negosyante si King. bakit ho? Ba't ako natawa? Kasi last year, yung palang anak daw ni King, ayon din sa Rappler, na-appoint na dyan sa opisina ng ano, ayun ko, youth, ha? Hindi ko nga alam kung youth yun o gayut. Commission, National Youth Commission, mga kaibigan, noong 2019. Naku po, ha? Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Ayun, anak ka ng po. At na-appoint ha, si yung anak daw. Yun ang sabi. Si DM Carmona, sabi niya, pinapanood daw po tayong lagi. Nasa Los Angeles sila. At pinaabot daw ng kanyang biyenan sa ang pasasalamat sa ating boses. Lahat daw ng sinasabi nyo ay totoo, sabi niya, laban sa gobyerno at laban sa mga inchik. Lahat po ng, hindi naman laban sa gobyerno yung sinasabi natin eh. Di ba? Laban ba yun? Magsabi ka ng totoo? Iyong mga kapalpakan, hindi mo sasabihin yun. Di ba sabi, kala ko ba sabi ni Presidente Duterte, punahin ninyo gobyerno. Nung una pa lang eh. Una pa lang upo eh. Punahin daw siya, di ba?
Oh, batikusin nyo anya kami dito sa kuwan, sa COVID, pag kami mali yung mga opisyal ng gobyerno. Eh, akala natin para aksyonan. Eh, iba yata ang mangyayari, mga kaibigan. Eh, ba't may terror law? Oh, lahat po ng aming mga takot para sa ating bansa ay naisa boses nyo na, sabi ni DM Carmona. Patuloy kaming makikinig sa inyo at patuloy kaming sumusuporta sa inyo. Salamat po ah, kay DM Carmona. Si Cynthia Tebe, sabi niya araw-araw pinanonood kayo ng asawa ko sa San Francisco, California. Siya si Norbert Tebes. Pakibati lang po. O, binabati natin, Norbert Tebes. Salamat po na pauwi na rin ako sa San Francisco. Na lockdown ako dito. O, puro cancel ng PAL ang flight ko. Ngayon, June 3, uli, 4 months na ako dito. Salamat uli. Oh, wala na, na-overstay na to dito. Parang yung mga kinuwarantin na mga ano, ha? Na mga OFW. Ang tawag daw doon, kinuwartatin. Kinuwarta ng OWA yun. Naku, mga kaibigan, oh. Ba't di nyo imbestigahan, di ba? Imbestigahan nyo, isipin mo, kinuwartatin sa ano, sa motel. Tsaka sa mga hotel, mantakin ninyo yan, mga kaibigan. Pinatagal doon. Pinag-overstay doon. Wala naman sakit. Ha? Kinutsabahan yung mga testing, di ba? Ang nyo ilalabas yan, ha? Dahil pag nilabas nyo agad yan, lilitang kita namin. Kailangan malaki. Oh. Si Queen Era, si Rizu, na anak ni Joanna Digos ay binabati natin. Ang mahusay na singer-songwriter, isang Bulakenyo. Pagka Bulakenyo, mandirigma yan, mga kaibigan, di ba? Si Charlie Fry, nanonood po. Si Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, mga katropa natin, Arlene Tanyedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam, Joel Diaz, Buenos Diaz, at saka sa kanya may bahay, ha? Na successful daw po yung takbo ng kanilang restaurant, yung Tali and Tago sa Roma, Italy, sa Rome, Italy. Kaya Filipino restaurant po yan, simula nung buksan, ay maganda po ang resulta ng kanilang negosyo. Maganda ang pasok. Si Kagawad Elena Eliasar Kalunsag at kanyang asawa, si dating Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa. Si Nes Roto ng Hong Kong ay nanonood po sa atin. Salamat. Si Maria Cruz, mga katropa natin, kanina, June de Valencia, siya yung tumula. Si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Susana de los Santos, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, si Rosita DC, yan. Idol natin, PBA legend, ha? Ricky Relosa ay nanonood from US of A. Si Gerardo Borbon, Edwin Angara, watching from Perth, Western Australia, Chrisier Ocampo Malonzo. Magandang gabi po sa Los Angeles, Califampanga. Si Bong Benavides at si Cheryl Belen. Bong Benavides, musician yan. Si Freddy Karamat
ng Barangay Kalsada, Tipas, Taguig City, Oswald Cortez Santos Jr. Junior Dal ng California, Raul Correa, Sunny Gamboa, Borge Ian, siyempre si Roggie Tortal Aquino ng Cebu, binabati natin, MLD, Freddy Datu, si Joanna Carla Digos na nabanggit natin kanina at si Rizu, ha, yung 11 years old na nakikinig sa atin. Ernesto Mangasi, si Musikero Llorca, musician talaga yan. Si Raymond Sarabia ng Portsmouth, Virginia, o Portsmouth, hindi ako marunong bumigas ng ganyan. Ha? Si Mir Hernandez, Romulo de Guzman, si Jasmine Muli Dunuan, Hubert Ivan Pang, DC Encarnacion, Ompo Bermudez, Rosemary Luxin Palermo, nanonood, Baste Sebastian ng Melbourne, Australia, si Oswald Cortez Santos, nabanggit na natin, Robert Aquino ng Hong Kong. Si Pedro Pinduko. Si Kaka Mori. Si Bing Cardenas Branigin ng Washington. Mabuhay ka, Bing. Si R.A. Bautista. Yan. Si Jesus Jack Datu from Manville, New Jersey. Si Gerald Frijun 8 Benedicto from Boston, Massachusetts. Si Leon Nilo. Ayan, ha? Si Chito Manalo, ang dati kong nakasama sa Japan. Siya'y banda. Magkatabi kami ng club, may-ari ng club na tinutugtugan namin pareho, magkapatid din. Ha? Pero si Chito'y matagal naglingkod sa Philippine Airlines at retirado na siya ron. Si Mike Madela, si Annie Pound Dro, watching from London, United Kingdom, Julianne Leper ng Connecticut, si Rafael Joaquin, Nonoy Salvador, Oldies but Goodies, musician din po. At ito ang, ano, ang ika nga may pakana kung ba't gumanda. Sound natin, di ba? Ito punente, si Elsie Arguelles, si Corky Ginto, isang musician, veteran musician, si Leo Finn Tanaleon, si Virville Sapida, si Jenna Guzman Carillo, pinababati natin sina Alex, Jenna, Aleya, AJ, Jenita, Cesar at Ellie Cortez ng San Diego, California. Ang kaibigan nating Rudy Santos na banda rin po at dati hong original ng grupong Horoscope na ngayon ay nasa California. Rudy Santos. Si ano ito? Ricky Alfonso. Ang ano ho, magiting na taxi driver ng Reno Taxi na laging nagahatid sa mga broadcaster. Iahatid kang ligtas mula sa himpilan, pauwi sa bahay mo. Sino yan? Aba, si Mang Lucio Casil lang yan. Kahit anong istasyon ka. Huwag ka lang sa istasyon ng sa impyerno. Huwag ka lang sa impyerno pupunta. Atid ka ni Mang Lucio. Yun. Si Rosemary Luxin Palermo. Yan. Si Nelly Tutor. Si Noel
Año Nuevo, Año Nuevo. Oh. Babuti naman at umalis ka na dun sa istasyon na yun. Oh, dami din ship-ship dun. Oh, eh pagka ang istasyon ng radyo, di ka pwedeng bigyan ng prangkisa pagka tatanungin ka dyan eh. Saan mo gagamitin ng radyo? Ha? Eh para sa isang paniwala, para sa ipagsilbi sa isang, sa interes ng isang paniwala, hindi ka na bibigyan. Ha? Kung ngayon ka mag-a-apply ng prangkisa. Bakit? Yung radyo, hindi tinatayo yan para sa paniwala ng isa. Para ipagsilbi mo sa interes ng isa. Kasi ang radyo, kaya pinapayagan, itayo, at saka ang mga media, para sa maglingkod sa interes ng lahat. Intindes? Well, eh, naintindihan nila siguro yan. Kaya lang, nasa kanila na ang kapangyarihan pag kami prangkisa na. Pwede na silang lumabag, di ba? Oh, si Andres Bonifacio na ating katropa, si Raul Villanada, binabati natin, si Eden Cruz Payumo sa US of A, si Anda Guevara, si Art Bell Jr., ang Bilao, Mr. Pajardo ng New York, Aida Trillana ng Paris, France. Si Luz Bimin Romana, watching from Tarlac, Tarlac. Siyempre, ang batikang musician, dating na vocalista po ng dating Abracadabra, si June Gases na nasa Guam. Oh. Si Alex Camacho, isa pang veteranong musician, Reynaldo Bonifacio, na nasa San Jose, California. Siya po ay kabilang sa bandang Halimaw noon. Ha? Halimaw. Nomar Chavez, kamag-anak niya kaya si ano? Si Nomar Chavez. Nomar eh, yung kakilala namin, si Nomar Chavez. Nawala na eh. Si Concepcion Ison Chulbo at saka si Ledge Chulbo, binabati natin ha. Si Sela Nelatno, untalan siguro yon, binaligtad. Si Alan Nicolas, ha? Kung tatanong nyo, ba't wala na ako ron? Eh, nanonood na kayo dito, tatanong nyo pa, eh, wala na nga. Oh, si Christian Ocampo Malonzo. Oh, si Ismaele Pabatini. Ba, veteranong manunulat at broadcaster din yan. Si Malasa Patrick. Oh, balita ko, nilipat na yung kabayo sa Bikutan ah. May COVID daw. O nagpapanggap na may COVID para makatakas ba o eh maeste makalaya. Eh lilipat pa raw saan yan eh. City jail ng Maynila. O si Chuin Laikot ha. Ah. Si Boji Magkasi ha. Si Mary Ann Reyes. Si D. Mitchell. Si Dante Rapis. Si Alan Nicolas. Si Edward Mabasa. Si Liz Panaligan ng United Kingdom. Robin De La Cruz. Eh yeah, si Robin De La Cruz, nakita ko, nag-comment din kay JPE, ano? Si June Ferrin, Edwin Javier, ha? Si Jimmy Reyes Montaos. Oh, tsaka kanyang may bahay, ha? Inabati natin. Si Gemini Santiago. Si Gina ng Maynila.
at ang mahusay na singer na si Miss Magnolia Sabas o si JDLDL Santiago Rua ng Nagoya, Gerardo Retirba, si Dave Dumbrique, Sergio Herolaga, si Samang May Bahay sa Amerika, Rosalina Santos, ang mahusay na gitarista ng FBC Rebirth, Family Back Control Rebirth, Danny Trias, si Alvin Samson, nanonood from London, Jun Arbolado ng US of A, si Keng Romero, hindi naman niya kamag-anak yung nagdemanda kay sa Rappler. Bueno, mga kaibigan, medyo kapos na po tayo sa oras. Paumanhin ha, sa mga hindi natin nabanggit. Bukas pong muli, alas 10 tayo magbabalik ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Muli po kaming pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire dito po sa Liberty Radio. Maraming salamat at magandang yumaga dito sa to. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na